si traders o yung mga nag-i-import ng namimili ng palay, pwedeng pag mahal ang palay, hindi na ako bibili ng palay. Dito na ako sa imported. Sa imported. Halimbawa, landing cost dito ng ordinary is mga 28 pesos to 30 pesos ang landing cost. Nabigas dito. Ibig sabihin ng 28 to 30 pesos na nabigas, pag tinranslate mo sa palay, ha, is 14 to 15 pesos per kilo. Mm-hmm. Normally, divide by 2. As a rule of thumb lang naman, parang okay, sa estimate lang. 14 pesos, ano pakikitain na magsasaka sa 14 pesos per kilo ng palay? Parang yun yung tatapatan mo dapat. Yan ang tatapatan mo. Kasi kung ayaw mo, may makukunan si traders na iba. Sinubsidy yung seeds ko ng ni DA. Sabihin natin, mga 6,000 yung natipid ko. Dahil nga hybrid yung binigay sa akin. Binigyan ako ng 3 sakong fertilizer. Mga 3,000 yun. Di 9,000 yung sinubsidy niya sa akin. Kaya lang, ang presyo ng palay ko is 14 to 15 pesos per kilo. Dahil nga doon, sa epekto ng RTL. Dahil nga bumaba. Dahil sa importation. Mas gugustuhin ko bilang farmer na 17 pesos per kilo ng palay kesa doon sa subsidized. Bibigyan nila ako ng subsidized na is just 9,000. 3 pesos per kilo ang difference. Sabihin na natin sa isang sakong palay, huwag na natin sabihin 56, 57, 50 na lang. 150 pesos ang nawawala sa isang sako. Sa 100, 15,000 pesos ang nawala. Nawala sa'yo. Versus kung doon sa subsidy na 9,000. Kung nakatanggap ka. Kung nakatanggap ka pa. Naglagay ka ng kwan, naglagay ka ng measure para doon sa food security ng tao na para hindi gaano mahirapan Ang nasacrifice yung farmer, inilipat mo lang yung problema sa farmers, which is yun ang nasa countryside mo ngayon. Ngayon, ang tendency ang farmers, sasabihin yung anak, mag-aral ka mabuti, mahirap magsaka. Ang pagdating ng panahon, lilipat sa Maynila yan. Dumadami ang tao sa Maynila, hindi mo nakukongest yung Maynila. Kasi hindi mo nariresolba yung problema sa probinsya. Pero you try it na pagandahin yung buhay ng magsasaka, baka hindi, baka kalahati ng tao sa Maynila mag-uwian. Babalik sa probinsya. Oo. Ang ano sir, ayun nga, sabi mo nga, nung unang in-implement yung rice tarification law, bumaba yung bigas. Oh, bumaba talaga. So nag-benefit yung ordinaryong tao na kumakain, yung consumer, kumakain ng bigas, di ba? Pero nung unang taon lang yun. Baka nga, kwan lang yun, 6 months lang yun. O ngayon, ang presyo ngayon, balik sa taas. Oo, parehas lang. Pero yung effect ng rice tarification law sa farmer, andun pa rin. Andun pa rin, hindi nawawala. Pahayag ako sa RTL na yan, alam problema yan. Let's put it in a kwan yung mas tamang context Subsidize mo yung input ng farmers, at least mga nasa 50%. Kahit 15 pesos per kilo, pahayag ako. Ano ka ba, pro or anti rice tarification law? I think sa akin, para maging clear yung stand ko talaga, mm-mm, antay ako as of now. Okay. Ang reason ko, may reason ako. Ito, mga gamit namin. Tingnan mo si Sir, talagang nag-ano siya, nag-invest sa equipment. Yung isa ako namin, naka-ready na, nagagamitin. May kwan niya, may number niya. Para hindi mahirap ang monitoring kung nawawala o may napano. Well, sequence yan, organized talaga yan. May number siya. So hindi ka pwedeng lukuin ng tao. Pag lumabas yung sako ko 1 to 200, at ang ina ni 198 lang. Dapat ibabalik niya sa ako kung na 199 tsaka yung 200 na number. Wow. Diba? Mantindi. Pagkasa ko na medyo matrabaho, pero tignan mo yung efficiency naman. Oo. Hindi mo kailangan bantayan sa bukid lahat. Oo. Gumawa kami ng paraan na para mag-simplified ng konti yung sistema. Mm-hmm. Kailangan kasi mag-iisip ka ng ganun para hindi ka mawawalan. Ayan. Sir, yung harvester, sarili mo? Sarili ko yan. Tapos yung ano pa yung isa? Harvester parehas yan, dalawa. Parehas, sa yung lahat yan. Tapos ito yung traktor ako, dalawa rin. Sa iyo rin. Sa akin din, tapos may truck ako. Tapos yan, may pang... Dari mo, paano naman hindi kikita si Sir? Yung farm inputs at saka yung gamit, wala nang lalabas. Oo. Yun lang talaga namuhunan ka. Talagang kwan, magmumuhunan ka talaga dyan. So, primarily, kaya mo kinumpleto yung mga
farm machineries mo para sa sarili mong farm. More on sa akin lang talaga. Ngayon, kung may magpagawa sa akin ng mga kamag-anak ko, tiga rito, para sa akin bonus na lang 'yun. Kaya ako nagkuhan niyan eh para meron talaga akong sarili rin. Pagka ayan na ang bagyo, mabilis iligpit. Oo. Yung palay. Kasi yun ang tapos pag medyo mataas ang presyo, pag pupwede na, pwede mo na patira, hindi ka mag-aantay. Pag ala ka na, mag-aantay ka. Alam mo ba nung wala ako niyan? Merong nauna rito eh. Alam mo kung ilan ang binabayad ko sa kanya sa isang harvest season? Bumabayad siguro ko sa kanya ng kwan. Bumabayad siguro ko sa kanya ng mga 600,000 minimum sa isang harvest. Oh? Oo. Oh. Kaya pagkakuha na namin nun, sabi ko kay Mrs., ayoko talaga niyan eh, hanggat maaari, sabi ko nung una. Kasi yung mga tao nga eh, gusto kong may hanap buhay yung tao eh. Okay. Kaya lang, ang naggagapas ngayon sa bukid, matatanda na lang. Yung mga ganitong edad, wala na yan. Kasi nga, nagkaroon ng access sa education ng tao eh. Nag-aaral. Nag-aaral eh, hindi mo masisisi. Eh baka pagka ngayon, magpapagapas ako sa tao, makamatay ako ng tao sa bukid, mamatay siya yung ma-heat stroke. Eh, gagapas sila madaling araw. Di yun ang ayaw na ayaw mo, yung may hamog yung pala mo. Tapos sabi sa'yo, may edad na lang, mga edad 40 and above na lang ang nasa bukid talaga. Yan ang isang challenges nating malaki. Yung aging na labor force talaga natin. Ako, nag-iisip na ako dyan, pati sa kwan eh. Yung sa planting eh. Kasi nga... Pero may transplanter na. Ang may challenges pa rin ng transplanter pag hindi patag ang lupa mo. Ah, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Meron ng mga bagong technology. Nakita ko sa Pilmec eh. Uh-huh. Meron na yung pang-level ng bukid. GPS na yung ginagamit. Laser na. Sa madali salita, yung driver, tiga-drive na lang yun. Automatic na. Yun ang mga kailangan natin makuha. Pinasadyan mo rin ito? Oo, pangilad din yan. Oo. Nandiyan lahat. Protocol. Yan yung guideline. Yan yung guide. Tapos ito yung mga tao mo. Yan yung kapila. Mga bukid. Ayan yung kailan siya bininhi, kung kailan siya itinanim. Andiyan yan, ayan nakalagay, ayan tanim. Kung anong binhi sila meron, kung ano yung kailangan gawin nila. Pagka sa kuhan, hindi nila ako, titingin lang sila dyan. Ina-update mo to? Na-update ko yan, Updated lahat yan. May lagayan din ng diesel. Ang kamukha nung last year, umuwi yung dalawa na yan. Uh-huh. Bago tumaas, di ba yun ako. Ngayon, binomonitor ko rin yung oil price update, pati sa Middle East. So pag tataas na, bibili ko. Bibili mo na. Dapat kasi ganun, di ba? Nagagawa mo kasi meron kang nagtabi kasi ako, meron akong one. May access ako ng park na ngayon. Saka nagtabi ka ng puhunan mo? Meron talaga kami nakatabi. Tinatabi talaga namin para yun. Kamukha ngayon, mataas pa. Hindi ako bibibili. Kamukha, baka sakaling bumaba. Bumaba. Di, iniintay ko na lang. Ganun. Pag alam kong may price increase by, halimbawa, Tuesday, Sunday, bibili na. Bibili ka na. Kaya ngayon, iniintay ko hanggang Saturday. Ito po yung mga turista namin. Price clarification to. Political na naman tayo. Maraming magagalit sa atin dyan. Sigurado. Hindi ba kasi hindi nila kinuha na lang, iniintindi. Nag-enjoy naman ako eh. Ito na yung bukit namin. Dito tayo sa kabila. Ayan na. Hanggang doon, kami dulo. 90. Isang portion, 9 hectares. Long pin yung ano mo? Oh. Breed mo. Ito, demo to. Aha. Ayan, 534 yung bago nila. Ah, pwede tayo doon, maluwag naman. Ano, may ano doon. Silungan. Ayun, yung ampalayahan ko rin yan. Ah, sa'yo yung ampalay na yan? Oo. Yung may kuha na yan, lugar na yan, akin yan. Oh. Mga kuha niyan, sa Tari at Kalahati. Tapos to, akin din yan. Ito, yan, hanggang dyan.
Doon sa may balag na yun. Mm. Hanggang doon? Mm. Ah, doon ka napunta eh. Yung nagpunta tayo noon? Ano yun? Yung natin? Ayun, yung kabila nung kahuya na yan. Mm. Yan yung pinuntahan natin. Mm. Ito yung lupag lugar namin na kwan, prime lot namin sa Maradis. Prime lot. Literally, kung ano ituro mo. Kanina nakikita mo. Kay sir yan. Kanina nakikita mo. Nag-aari ni sir. Naglagay ako ng mga water pump para in case na delay yung tubig sa irrigasyon. Hindi ako nag-aantay. Ayan, may mga bahay lahat yan. Sa akin yan. May kamatis din ako dyan na tinamaan namin na yun. Tuluna. Kaya ala na yan. Tingita rin yung kamatis namin dyan. Pero dun yung kamatis namin maganda. So yung tinamnan mo ng ano ng gulay, pwede rin tamnan ng palay yan? Oo. Kaya lang mas kuwan yan eh, para sa akin suitable sa gulay yan. Yung palay kasi para sa pagka tinatamnan ko siya ng palay, just to rotate lang mawala yung mga susohong, yung mga cricket teka. Kailangan kasi ganunin mo, pag hindi mag-stack siya yung at least every 3 years tamnan mo ng palay para magkatubig ba na ganyan, umalis yung cricket niya. Yan ang kuwan ng palay ngayon, tinan mo sabugan dulo ng dahon dahil sa hangin. Dahil sa dala ng panahon na rin yan. Mm-hmm. Yan ang ayaw, nagkikiskisan yan. Eh. Ayaw niya yan. Ayaw ng palay yan. Mm-hmm. Gusto ng palay, ganyan kainit na walang hangin. Oh, yan ang ideal sa palay. Tignan mo siya, hindi siya malaki body. Opo. Siya matanggap. Pero tignan mo bunga. Mm-hmm. Hindi siya makuwan eh. Hindi siya... Ayan yung puno, tas yung distance. Mo. Hindi siya dikit-dikit. Isang dahilan yan, hindi ma-insekto yung ganyan. Tapos pangalawa, sa hangin, hindi siya madaling bumagsak. Mm-hmm. Kasi hindi siya, kuwan eh, pag kasi ang palay, babad siya tubig, lumalambot ang katawan. Mm-hmm. E pagka ganyan, dire-diretso lang tubig, tinan mo yung tubig niya, dire-diretso lang siya. Mm-hmm. Kung ano yung sikreto ko sa palay, itinuturo ko, mo? Hindi ko, masarap ba sa isang lugar na hindi lang ikaw umaani ng maganda? Maganda lahat kayo. Maganda ano, para lahat masaya, di ba? Mm-hmm. Sabi nga pag masaya komunidad, walang ganong problema. Walang crime, di ba? Walang magnanakaw. Kaya dapat huwag mo ipagdadamot kung anong meron kang kaalaman. Uh-huh. Kaya lang sinasabi ko sa kanila, hindi ibig sabihin nun yan, guaranteed na aani ka ng ganyan. At nasa least, kanya pa rin. Malapit ka na sa totoo. Andyan ay guide eh. Nasa'yo na lahat eh. It's matter of implementing. May one step ahead ka na. Opo. Ito yung sinasabi ko dati. Na bakit madami. Ang binutel dikit-dikit. Mm-hmm. Hindi siya madalang ang pagitan. Kaya na tinan mo, patong-patong yung butel. Mm-hmm. Pag tiningnan mo yan, maliit na bagay yan. Mm-hmm. Pero sa dami ng uhay na yan, mm-hmm, pag yan nadagdagan ka ng 5% na ganyang kadami, mm-hmm, ibig sabihin sa 105 sako madadagdag sa ani mo. Mm-hmm. Sa 210. Mm-hmm. Tapos, ang gusto ko sa karakteristik ng palay na ito, hanggang dito sa batok, may laman. Mm-hmm. Hindi yung walang laman yan. Kaya lang, ang sikreto niya, liba, hanggang dito, hindi agad maihinog yan. Okay. You adjust at least minimum of 5 days from the recommended na maturity days para makuha mo ng hinog yan. Mm-hmm. Pag hindi kasi, berde yan, mapipintasan yung palay mo. Dapat yan lahat, ganito yung kulay, mapula. Mm-hmm. Ayan, ganyan siya dapat. Yung ibang palay, pag tinignan mo yung tawag namin dito, ginirian eh. Okay. Halos yung sa apat, tatlo lang yung kanila. Mm-hmm. Tatlong buti lang. Ito hindi. Mm-hmm. Nagpapatong-patong siya, pansinin mo. Ayun, patong-patong yung butil. Mm-hmm. Tapos, less yung dahon kumpara sa bunga. At pag tinignan mo yung dahon niya talaga, less siya, tinignan mo sa bunga. Mas maraming uhay. So sa isang tanim po, ilang uhay yan? Ang ideal na uhay nito, pagka tiller kung tawagin nila yan. Okay, tiller. Dapat yan, yung maganda, at least mga kwan yan, nasa mga 35 yung tiller. Okay. Ngayon, may tinatawag pa silang productive tiller. Okay. Productive tiller yung mamumunga ng ganito. Mm-hmm. Dapat dun sa 35 na yun, at least 60 to 70% hanggang 80% productive. Ang hindi lang productive, yun nasa pinakababa na, kamukha nito, nasa baba na. Ayan, nanganalate na yan. Pag hinawi mo yung mga pillar na ito, may bunga. Pag hinawi mo ito, may bunga. Ito, may bunga, di ba? Mm-hmm. Yan yung mga tiller na tinatawag na productive. Yung hindi productive na naging na tiller, mabibilang mo halos eh, pag tinignan mo yung ganito, yung bilog.
halos wala kang makakuan eh, makikita eh. Makikita. Oh, dahon sa baba eh, di ba? Pag tinignan mo. Pag ito, kinuha mo ito, ayan, meron din siya. Oh. Nasa gilid na yan, nasa side na yan, ayan o. Oh. Ito na siya, sides na siya. Oh, oh yan o. Oh. Yan yung isang sikreto ng kuan, ng palay dapat. May tiller ka, pero productive dapat. Marami kang tiller kung hindi naman naging productive. Bali, wala. Dapat mga 70% man lang yung productive talaga. Mga nasa 28 man lang. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, kinawa, ma-space ako pag nagkuhan. Maluwang. Maluwang, o. Iba kasi akala nila, pag maraming tundos, malakas umani, hindi totoo yun. Not necessarily yun. Ano yung tawag nyo dun sa dahon kamo na yung malaki? Yung... Yun yung plug leaf na tinatawag. Plug leaf. Eh. Asan po yung plug leaf? Ito yung mga plug leaf yan, yung matatasa yan. Kumukha nito, plug leaf to eh. Mga plug leaf yan eh. Yung mga nasa gitna yan, normally ng mga to. Ito, plug leaf ito. Yan, yung mga nasa gitna. Ayan yung mga plug lip, yun yung pinakamatata. Bandera eh, bandera kung tawagin nila yan. Ano ulit ang naibibigay ng bandera? Diyan kumukuha ng nutrients, karamihan ng bunga eh. Ng bunga. Oo, pati iba eh. Yan ang parang pinakakuan mo, nakadugtong sa pinakaugat mo. Lahat naman yan, meron naman yan. Kaya lang siya yung pinaka-main. Baga sa puno, di ba, may puno, ay mga puno. Yung trunk. May trunk talaga siya. Yan yung pinaka-trunk niya sa ilalim. Kaya ang gusto ko pa sa palay na to, may hinog na berde pa rin yung dahon. Ayoko sa pala yung nasusunog agad yung dahon, yung namumula agad yung dahon. Mm-hmm. May bunga dito sa gilid. Oo. Ayan, makikita mo siya. Ayan, pag-anunan mo siya. Ayan yung bunga. Ayan, pag maganda yung palay mo, maganda ani mo, mas less impact sa'yo ang kwan. Yung problema natin sa RTL na yan, kahit paano. Sige sir, pag-usapan natin ang rice tariffication law. Basically ano ba ang objective ng rice tariffication law? Bakit naging batas siya? Ang sa akin diyan ang pinaka aminin nila at hindi ng gobyerno or ng DA. Ang objective talaga niyan unang-una is nung una nilang in-implement 'yan, napakataas ng inflation rate natin noong 2018. Na napakamahal ng bigas noong time na 'yon. Okay. Pag nagmahal ang food talaga, ang tendency talaga is yung tao medyo uneasy yan eh. Pwede magkaroon ng hindi magandang pangyayari yan sa gobyerno, di ba? Ngayon, to mitigate immediately yung problema natin sa food, sa inflation, is tanggalin yung restriction sa import. Okay. Pag pumasok kasi yung import ng bigas galing sa mga heavily subsidized na country ng gobyerno, definitely mas mura ang bigas na galing sa import kaysa sa magsasaka. Ngayon, ang gobyerno ba pag umimport ng bigas, halimbawa special rice na bigas, yung pinakamahal, yun yung pinakamasarap eh. Siyempre may babayaran akong tax. Pag pumasok ba rito yun, hindi ba nila na undervalue yun? Parang bimili ka ng Ferrari, pinasok mo rito yung sasakyan mo, owner lang na type na jeep yung binayaran mong tax. May sabi sila na marami nag-undervalue. Yun ang way of smuggling ngayon eh. Okay. Undervalued yung product. Bimili ko ng halimbawa 40 pesos per kilo na special rice. Ang i-declare niya? Pagdating dito, i-declare dito, ordinary rice lang yan. Okay. Mga kwan lang yan, 25 pesos per kilo. Okay. Lalagyan ng tax na 38% o 40%. Babayaran, magiging mga 32 to 34. Pero ang dumating na bigas, special rice. Ang special rice yan ang kalaban ng farmer mismo natin. Kasi kamukha rito sa ABC, madalang itatanong dito ng ordinaryong rice. Ngayon, si traders o yung mga nag-i-import namimili ng palay, pwedeng pag mahal ang palay, hindi na ako bibili ng palay. Dito na ako sa imported. Sa imported. Halimbawa, landing cost dito ng ordinary is mga 28 pesos to 30 pesos ang landing cost na bigas dito. Ibig sabihin ng 28 to 30 pesos na bigas, pag tinranslate mo sa palay, ha, is 14 to 15 pesos per kilo. Normally divide by 2. Sa rule of thumb lang naman, parang sa estimate lang. 14 pesos, ano pakikitain na magsasaka sa 14 pesos per kilo ng palay? Parang yun yung tatapatan mo dapat. Yan ang tatapatan mo. Kasi kung ayaw mo, may makukunan si traders na iba. Ngayon, ang isang nakikita ko naman kung bakit nag-decide si gobyerno din yan, yung objective tama naman eh. Hindi ko kino-question yun. Yung implementation tayo lagi nagkakaproblema eh. Okay. Yan ang problema natin eh. Kasi ang sabi nila,
yung kikitain sa importation na tax, bibigay din sa magsasaka. Ang tanong, ilan yung nakarating sa magsasaka nung pera na yon? Which is mahirap i-quantify yon, mahirap mong i-audit talaga yung titingnan mo. Halimbawa ako as a farmer ngayon, sinubsidy yung seeds ko ng ni DA. Sabihin natin mga 6,000 yung natipid ko dahil nga hybrid yung binigay sa akin. Binigyan ako ng tatlong sakong fertilizer. Mga 3,000 yon, di 9,000 yung sinubsidy niya sa akin. Kaya lang ang presyo ng palay ko is 14 to 15 pesos per kilo. Dahil nga doon sa epekto ng RTL, dahil nga bumaba dahil sa importation. Mas gugustuhin ko bilang farmer na 17 pesos per kilo ng palay kaysa doon sa subsidized. Kaysa bibigyan nila ako ng subsidized na is just 9,000. 3 pesos per kilo ang difference. Sabihin na natin sa isang sakong palay, huwag na natin sabihin 56, 57, 50 na lang. 150 pesos ang nawawala sa isang sako. Sa 115,000 pesos ang nawala. Nawala sa'yo. Versus doon sa subsidy na 9,000. Kung nakatanggap ka. Kung nakatanggap ka pa. Tapos, meron pa rito, dito naman sa amin, alam problema, nakakatanggap naman. Okay. Marami nakatanggap naman talaga. Okay. Ang problema lang talaga, isa pa nang sa DA natin, is late kung ibigay nila yung subsidy. Halimbawa, gaano ka late? Ay, sa seed sa binigay nila, yung binigay nila sa akin nung nitong dry season, hindi ko nagamit. Dahil? Late na eh. Nakatanim ka na. Nakatanim na ako. Tinabi ko ngayon, gagamitin ko na lang. Hindi ko, pero mali namang ibenta mo yun kasi binigay sa'yo ng gobyerno yun. Ang tanong, magagamit mo pa ba yun? Magagamit mo pa yun. Okay. Basta proper storing lang ang kailangan mo. E paano kung yung ordinaryong pagsasaka wala siyang storage? Hindi mo kailangan ng special storage. Kailangan lang nakaangat sa simento at hindi nasisikatan ng araw. Okay. More than enough na yun. Huwag lang nakasalat sa simento yung sako. Tapos bago mo siya gamitin, may ginagawa ko, bago ko siya gamitin, bibilad ko muna siya ng mga 2 hours tapos palalamigin ko bago ko siya ibabad para lang mabuhay uli siya. Okay. Sir, yung pinag-uusapan na natin ngayon ay yung remedyo ng gobyerno dahil dun sa effect ng rice tariffication law. Yan, diba? Ang sabi mo nga, ang purpose kung bakit nila ginawa yan is para yung inflation masolve. Yung may... Kasi mangangain tayo ng bigas eh. Kulang. Kinulang tayo ng bigas para hindi magkagulo. Nag-import. Tama. Ang tanong, nasolve ba yung problema na yun? Palagay ko sa akin, hindi nasolve pero na nagawa ng paraan kahit papano. Ganito na lang. Doon bang bago mag-RTL, magkano ang presyo ng bigas? Nung unang implementation ng RTL, bumaba talaga yung bigas. Siguro, just may nagmamanipula talaga. Pero after mga 6 months, pumalik na yung presyo ng bigas. Hindi kasing mahal dati. Halimbawa, dati yung well-milled rice is nabibili mo ng 40 pesos per kilo. Ngayon, siguro, mabibili mo yun mga nasa 37 to 38. Okay. Per bumaba kilo. Bumaba ng konti. Yung konti na yun, ano naging impact ba dun sa farmers? Palagi ko mas malaki naging problema sa countryside, sa farmers. Kasi, binibili mo yung palay ngayon ng farmers ng 14, 15 pesos, 16 pesos. Pagka harvest season na, ngayon kasi kung bakit medyo mataas pa, kakonti pala yung ma-harvest. Sabihin natin, lagay natin sa 15 pesos per kilo. Dapat, yung rice na yan, na masarap, na pag kinain ng tao, maximum niyan mga 31 pesos per kilo ang bentahan. Kasi 15 lang ang palay. Saan niya? Sabi ko nga, dapat ang tingnan nila, saan nagkakamali along the way ng chain ng value chain ng one yon, ng produkto. Sir, i-recap ko lang ha. So doon sa farmer, ang effect bumaba yung malaking, presyo. Malaking impact. Ngayon, ang sabi mo nga, kung ganyan na lang binibili yung palay, 15 at ang more or less ang guide mo doon sa bilihan ay times 2. 'Di ba? Kung bigas na. So dapat 30 lang ang bigas na special. Na special. Pero ngayon ang bigas sa Manila ay 45. Yung maganda. Pagka yung 45 na bigas sa Manila, dapat ang buying price ng palay ngayon nasa 22. Dapat. Ngayon, naglagay ka ng kuan eh, naglagay ka ng measure para dun sa food security ng tao eh. Na para hindi gaano mahirapan eh. Ang nasacrifice yung farmer, inilipat mo lang yung problema sa farmers, which is yun ang nasa countryside mo ngayon. Ngayon, ang tendency ang farmers, sasabihin yung anak,
anak, mag-aral ka mabuti, mahirap magsaka. Oo. Pagdating ng panahon, lilipat sa Maynila yan. Dumadami ang tao sa Maynila. Hindi mo na kukongest yung Maynila. Uh-oh. Kasi hindi mo nariresolba yung problema sa probinsya. Uh-oh. Pero you try it na pagandahin yung buhay ng magsasaka, baka hindi, baka kalahati ng tao sa Maynila mag-uwi. Babalik sa probinsya. Oo. Ang ano sir, ayun nga, sabi mo nga, nung unang in-implement yung rice tarification law, oh, bumaba yung bigas. Oh, bumaba talaga. So nag-benefit yung ordinaryong tao na kumakain, yung consumer, kumakain ng bigas, di ba? Pero nung unang taon lang yun. Baka nga, one lang yun, 6 months lang yun. O ngayon, ang presyo ngayon, balik sa taas. Oo, parehas lang. Pero yung effect ng rice tarification law sa farmer, andun pa rin. Andun pa rin, hindi nawawala. Yun siya, kasi sabi ko nga, ano lang ba naman yung sinasabi nilang kikitain na tax ng na galing sa bigas is 10 billion? Hmm. Ilang probinsya ang maghahati sa 10 billion? Hmm. Imaginin mo ah, sabi ko nga sa kanila, oh, payag ako sa RTL na yan, alam problema yan. Let's put it in a kwan eh, yung mas kwan eh, mas tamang context eh. No. Subsidize mo yung input ng farmers, at least mga nasa 50%. Kahit 15 pesos per kilo, payag ako. Alam problema sa akin. Magkano ba ang lumalabas sa subsidy ng gobyerno, ng farmer, ng farmers? Kagaya sa iyo, magkano, ilang percent 'yon? Pagka consistent nasa 9,000 per hectare. Pag consistent. Consistent. Oh, nasa kwan lang 'yon, nasa mga 9,000 na 45,000 ang input eh. Nasa mga kwan lang 'yon, 20% lang. Tapos kung wala makukuha pa, mo. Kung makukuha mo at pa. At kung makukuha mo, kung makakukuha, kung makukuha mo on time. Oh, on time. Oh, dalawang bagay pa. Alam mo naman sa gobyerno. Oh. 'Di ba? Sabi ko nga, magaling tayo sa kwan eh, sa planning, implementation okay. Lagi ang sir, so yung rice tarification law per se, the law itself, walang problema. Alam tama. Walang problema. Hindi ko nakita. Tama yung purpose. Oo. Pero yung implementation. Oh. Ah, bakit sir? Bakit nagkaka-problema tayo? Unang-una in-implement nila yan is 2019, di ba? Oh. Before that, beforehand, anong preparation ang ginawa ng gobyerno o ginawa natin bago mo implement yan para ma-minimize yung impact sa farmers? Wala, di ba? Hindi mo nga in-empower yung NFA para mamili. Si NFA, kailangan dalin mo yung palay mo sa warehouse nila eh. Hmm. Ilang magsasaka may truck? Mabibilang mo sa daliri mo. May truck man, pa isa-isa, dalawa. Hmm. Ngayon, si NFA nakakapamili, nagdadala doon mga truck-truck. Mm. Either kooperatiba, which is kooperatiba, okay lang, di ba? Mm. Ilang farmers ang miyembro ng kooperatiba? Mm-hmm. Baka nasa 10% lang, ala pa. Tapos, yung mga ibang nagbebenta sa NFA, hindi ako nanilo ang farmers yon, traders yon. Ah, talaga? Oo! Paano nagka-truck yon? Kalimbawa, binili ng traders yung palay ng 14 pesos nung bagsak. Oh. Idadry ko ng konti yun. Oh. Ang kwan. Bebenta ko kay NFA, 19 pesos. Walang verification sa NFA na farmer dapat yung binibilhan niya? Eh, paano kung yung librong ginagamit, eh, meron siya nakausap ng mga asosasyon din, nagpagamit. Kamukha yung importation ng bigas. Mm. Yung mga permit niyan, galing sa mga kooperatiba. Na huh? Mga binili. Oh, yan nga yung gusto nilang isang imbestigahan. Kasi eh, member ng kooperatiba farmer. Oo, oh, paano eh, mag-import 'yun? Eh di saan nanggagaling yung problema, 'di bumabalik sa farmer kasi siya nagpapagamit. Kasi oh, yung kooperatiba na 'yun, ibig sabihin, kooperatibang hindi na talaga gumagana 'yon. Kumbaga sa kan iba siguro niyan, lugi na. Oh. Nandiyan lang. Oh. Ngayon, since may permit sila, might as well ibenta na lang natin permit pagkakitaan natin. Ah, ganoon. Hmm. Nasa news yan, yung mga pinaimbestigahan nila yan, yung mga kooperatiba na nagbebenta ng permit. Yan ang isang kwan ng... Kaya sa atin, yung RTL, darating yung panahon na obligado mo talaga implement eh. Dapat lang may proper na timing. Uh-huh. Empower mo muna lahat ng makaka-impact sa magsasaka. Hmm. Unang-una yung subsidiary, ayusin mo muna kung paano yung proseso ng subsidiary. Oo. Uh-huh. Hindi ba po pwedeng halimbawa ang subsidiary eh, private to government, yung private na yon, yun ang kausap ng farmers. Aha. Ibig sabihin nun, farmers choice yung kukunin nila at a certain percentage nga nung kwan mo ng subsidiary. Halimbawa, binigyan ako subsidiary ng gobyerno ng 20,000 as a voucher, kukunin ko yon. Pero hindi voucher na papel, dapat automated system. Baga sa kwan,
may mga barcoding na ginagamit. Na-assign ako sa Thailand for 2 years. Nagtrabaho ako sa Thailand. Nakita ko kung paano yung proseso nila. Ang proseso nila doon, pag kinuha mo yung kwan mo, yung subsidiary mo, pupunta ka sa private na agriculture shop naka-tied up ng gobyerno. Kukunin mo yun. Kukuha nyo yun, may naka-computerize sila. Pag kinuha mo yun, pipill up ka lang sa computerization. Tapos pag nilabas mo ngayon yung kwan na yun, yung fertilizer mo, lahat yun nandun yung sako nun, binabar nila yung barcode. Nakasama lahat dun sa computer nila, sa database nila. Pagka-receive mo nun, pipicture nga kasama mo yung fertilizer mo. Tsaka mo pa lang siya makukuha. Tapos yun, farmer's choice, hindi ko ano gustong ibigay sa ilang gobyerno. Ibig sabihin, ang nangyayari ba sa atin, si gobyerno, nasa kanya na yung farm inputs. Oo. Tapos pupunta si farmer, ibibigay niya yung farm inputs. Kung anong available na whatever brand is that na available doon na pinurchase ni government agency, yung ibibigay kay farmer. Correct. Si farmer ayaw. Ayaw. Ngayon, si ibang pa, ibang magsasaka ngayon na maliit. Since ayaw niyang gamitin yun, 'di ba? Pag may gustong bumili, binebenta, pinepera. Niya. Which is you're defeating the purpose nung pagsasubsidiary, may mali talaga. Hagat hindi mo binibigay yung ako kasi, sabi ko nga, ako yung nagsasaka ng bukid ko eh. Bakit kami nila magsasabi kung anong seeds ang gagamitin ko? Siya ba nakakakita ng bukid ko? Diba? Parang yung magsasaka, bigyan mo ng choice. Bakit sir yung government agency ang nagpro-procure ng farm inputs? Maaaring yan ang hindi ako mag, hindi ako kwan, hindi ako abogado eh. Maaaring yan ang procurement law natin. Pangalawa, lowest bidder. Lowest bidder, it doesn't mean na quality makukuha mo. Okay. Maaaring mas marami ang quantity. Nung nasa kwan ako, nasa private pa ako, sa corporate world ako, nag-handle ako ng tender sa company rin naman. Pag nagte-tender kami sa company, halimbawa, nagbigay kami ng invitation for tender na, nag-submit na yung mga vendor ng tender. Halimbawa, 7 vendor. Ang rule namin, hindi naman rule, yun yung company policy. Yung highest bidder, lowest bidder, first round, eliminate agad. Ah, talaga? Oo, yan ang technique ng private company. Alam mo kung bakit? Yung lowest bidder, tanggalin mo muna agad yung may chance ang low quality ka. Yung highest bidder, tanggalin mo rin chance ang baka may inalagyan dun sa loob ng kumpanya. Tinanggal namin yung lowest at highest bidder, yung natitirang 5 sa 7, second round ulit ng another bidding. Doon na kami nagkuha, doon na kami nag-re-review talaga ng mga ng technical ng bidder, yung capability ng bidder. Wala na doon yung rule na highest and lowest bidder. Tinanggal mo na kaagad sa unang round eh. Halimbawa sa gobyerno natin, tanongin mo si DA. Kailangan nilang bimili ng seeds. Hindi mo pwedeng bilhin yon without costing a bidding, di ba? Bawal sa batas natin yon, nabibili mo ng diretso. Anong kriteria ng bidding? May sasabihin ka ng mga kriteria ng bini, ng seeds, pare-parehas naman halos yan. Sa huli, ang kriteria kung sino lowest, yun ang kukunin natin. Ang tendency nun, pwede nga makuha mo yung ayaw nung magsasaka. Kasi karamihan ng high demand na seeds, medyo mahal. Hindi siya mura. Okay. O di ang makukuha mo, yung ayaw nung magsasaka, hindi gagamitin niya, bebenta yan o pamimigay na lang yan. Bakit ba sir, pag mura, automatic yan, hindi maganda? Hindi naman. Majority, di ba? Majority yan. Hindi ko sinasabing lagi. Pero mas chances are, mas malakwan yan. Mas low quality yan para sa akin. Ayoko magbanggit ng mga brand eh, ng mga... Ayoko maging bias kasi. Okay. May mga certain brand talaga na maganda yung palay, pero ayaw bili ng buyer kasi durugang bigas. Yan yung mga kwan eh, yan yung mga factor na hindi naman kasali sa bidding na yan. Hindi naman na nakasabi ko ano yung price nila dyan eh. Ang kwan na lang nila dyan is nag-yield ba yan ng potential yield na ganito? Ano ba yung protection sa mga insecticide yan, yung kakayanan? Tapos susunod dyan, presyo na. So marami kasi sir nagko-comment na ang sinisisi yung batas, yung rice tarification law. Yung maliliit na magsasaka, sisisihin yan. Diretso yan. Without understanding it, ganun talaga. Okay. Ako naman, naintindihan ko kasi na mas maraming consumer kaysa farmers. Okay. Ang ratio siguro nyo, baka 80% is consumer, 20% is farmers. You need to understand, kailangan mong balansin.
yung win-win solution parehas. Okay. Pwede mong mapaboran tong 20%. Eh. Pwede mag-aklas sa'yo yung 80% sa mahal ng pagkain. Mm. Ngayon, yung sabi, kaya sinasabi ko, yung objective ni RTL, tama naman. Kasi gusto nilang i-mitigate yung sa farmers. Ang tanong lang, napapanahon ba yung pagkaka-implement? Kasi walang preparasyon na nangyari. Pero sir, sa ang, ano nga, tayo na nga ang nahuli nag-implement ng rice tariffication law. Ang lahat ng neighbors natin, lahat ng ibang bansa, tapos na. In-implement na. 10 years so, mahigit sa akin. Kailan yung tamang panahon? Kailangan sa akin siguro is, bagas ako na halimbawa, si in-implement mo ngayon kaagad yan without preparing anything, may hit talaga yung magsasaka. Ngayon yung magsasaka ngayon, ito ngayon yung RTL, si second year ngayon, pwede sa ika-third year mag-improve. Okay. Yung chance ang magsasaka sa ika-fourth year, ika-fifth year. Ibig sabihin, yung improvement along the way na ito na nangyayari sa RTL, which is pwede palang gawin prior to that. Prior to. Oo, para yung impact nga sa magsasaka is less. Hindi mo sinabing hindi tatamaan. Tatamaan. Pero dapat minimize yung magiging minimum na tama sa magsasaka. Sir, yung hindi ka yung mga nandyan na mag-i-implement, na andyan na kagaya niyan, yung sino yung nasa gobyerno, yung mga tao sa gobyerno, sila dapat yung mag-i-implement. Naintindihan ba nila yung magsasaka? Alam ba nila yung totoong nangyayari sa baba? Sa tingin ko, hindi. Kasi kung naintindihan mo, kahit papaano, sasabihin mo na parang, teka muna, lagyan muna natin ng kahit man lang 3 taong preparation yan. Let's empower yung mga ibang agency ng gobyerno na mag-a-assist sa magsasaka. Oh, so yung government agencies na mag-implement, ang i-empower mo? Oo, dapat. Oo. Kasi halimbawa, si NFA, ano ba role ni NFA ngayon? Like dito sa Nueva Ecija, ano kaya bilhin ni NFA? 3% of the harvest of Nueva Ecija? Or 2%? 3% lang. Oh, puno na. Tapos logistically, meron ba silang gamit? Wala. Paano sila makakapunta rito sa bukid? Subukan mo na ma-empower si NFA na kayang mamili sa bukid, ha? Na at a certain point of, halimbawa, 17 pesos ang price. Palagay mo si traders hindi susunod sa presyo na yan. Si trader ang susunod. Susunod. So lumalabas si trader talaga ang may ano, ang may bargaining power. Oo. Kasi nga meron na silang option ngayon na pagala akong bigas, kukuha nila ako sa import. Kukuha sa import. Which is nandiyan lang sa import, andiyan lang 'yan, nandito na sa atin 'yan, nakapasok na. Nandito na 'yung mga bigas, nakarating na rito. Andiyan na. Kaya ngayon si traders, hindi mo sila pwedeng pagmalakihan talaga. Totoo naman 'yon. Kasi dati huling-huling pinakamataas na presyo ng palay, sweat season of 2018. Walang ganong import, may restriction. Nagkaroon ng konting lapses kay NFA. Mali timing nung pagkaka-import. Medyo na delay. Tapos pangalawa, inabutan ng masamang panahon, hindi maibaba sa barko. Ang tendency, walang bigas. Ngayon, mag-harvest na ng last week of August, first week of September. Ngayon lang nangyari dati yon, yung as long as nag-harvest ka, tumataas yung presyo, hindi bumababa. Ibig sabihin nun, kakaunti yung supply, di ba? Mataas yung demand. Noong 2018 na, galing sa bukid, wet season, si Mrs. Ala pa ako rito, nakabenta si Mrs. No sa record namin, 2380 per kilo. Na wet? Wet! Galing sa bukid. Sobrang mahal yon para sa akin. Tatamaan na talaga yung consumer doon. Kailangan mo rin maging balance. Kikita kami magsasaka, pero kawawa rin naman yung ibang tao, di ba? Yun yung inabot yung 65 pesos per kilo ng palay. Sa dami nga kasi ng dinadaanan. Ngayon, ang ginawa nila kaagad is minadali nila yung implementation ng RTL para dumating agad yung bigas, para nga mamitigate. Sa ngayon, para sa akin, parang hindi nila alam yung nangyayari sa ground. Kamukha nung rainy season, wet season, ang pinamigay ng subsidiary, urea na pataba, nitrogen, ibig sabihin nun. Rainy season, abundance tayo ng nitrogen sa ulan. Mga PhD mga yan, mga doctorate yan, di ba nila alam yon? Dapat, ang binigay nila na yung suitable sa panahon ang ibibigay mo lagi. O baka naman, na-purchase yan nung dry season, na i-release lang nung wet season. Hindi. Nagka-issue pa nga na medyo mahal yan, di ba? Na balita, which is totoo naman na kung sinasabi nila
na ang bili ng gobyerno is 1,050 per bag. Nung time na yon, ako may resibo ko, 870 lang ang bili ko. Talaga? Kung sasabihin nila dahil sa handling, ano pinag-aiba nung binibilang ko rito sa bayan, sa handling nila? Mm-hmm. Parehas na may handling cost yan, parehas na may logistics yan. Mm-hmm. Maaari na po pwede na yung 1,050 nila, kahit saan sa Pilipinas, parehas ang presyo. Which is iba na yon, di ba? Mm-hmm. Pero dapat, bulk yung in-order mo eh. Volume eh. May bargaining power ka sa supplier. Correct. Mm-hmm. ikaw ang customer eh. Mm-hmm. Bakit hindi nila nagawa yung bakit part? Nagkaganon? Bakit nagkaganon? Bakit yung may bargaining power ay hindi niya nagamit yung bargaining tapos power niya? Tapos sila pa yung nagja-justify ng presyo nung supplier. Diba? Sila pa nagja-justify. Oh, sila. Kulang pa yung mga ibang countries, sir, na nag-implement ng RTL. Heavily subsidized ng kanya, ng gobyerno yan. Let's say Thailand. Thailand, grabe. Oh. So nag-benefit talaga sila? Oo, kasi sa Thailand, halimbawa sa Thailand, farmers ako, sasubsidize ka ng gobyerno. Mm. Yung palay mo, hindi mo, baga sa kwan, may kwan sila, may parang SRP na kaagad silang isineset. Agad? Nabibili, oh. Alam mo na, matutuwid mo na kaagad yung kita mo. Ang capital expenses niya, operational, sa isang kilo ng palay, kamukha natin, halimbawa, 11 pesos or 12 pesos. 11 to 12, eh, depende sa'yo. Eh. Sinubsidy ng gobyerno 40%. Si Thailand ngayon, nasa 6 to 7 pesos na lang ang kanila, puhunan nila. Kaya talaga nilang ibenta yung palay nila ng 13 to 14 pesos per kilo sa gobyerno, tapos ngayon, or sa mga trader sila, tapos ngayon, ibebenta ng bigas dito sa atin ng mas mura. Kasi sipin mo, 12 pesos, 13 pesos yung palay. Di siyempre kaya nila i-benta landing cost dito ng 20 pesos. Ngayon, siyempre si yung mga mga miller na yan, may mga import yan. Baga sa kone, kumunga alang restriction. Pagka masyadong mataan, bahain natin ang imported rice. Nung may restriction kasi, nauubos. Mm-hmm. Ang tanong kasi, ano ba yung kulang natin sa supply? Ilang percent ba? Hindi ba po pwedeng punuan na lang natin yung kulang natin sa supply plus another buffer of 10%? Hindi ba po pwede yun? Mm-hmm. So saan na pupunta ngayon yung harvest ng mga farmer? Yung harvest kasi ng masalimuot kasi ang rice industry sa atin dito. Oh. Pag narinig mo yung ibang mga nagbibigas niyan o naghahanap buhay niyan, yun yung sinasabi ko sa iyo, na yung imported na yan, baka kalahati niya nahahalo sa local rice. Okay. Tapos ibebenta as local rice. Halimbawa, meron akong local rice, 100 sacks. May import ako, 100 sacks. Paghahaluin mo? Paghahaluin ko. Mamarket ko as local rice. Mas mahal ang local rice kaysa sa imported. Mas mahal pa rin ang local rice. Mas mahal ang local rice. Kahit sa bilihan talaga, tingnan mo, mas mahal. Kasi nga, mas masarap naman talaga yung local rice. Halimbawa, si local rice 38, si import 34. Pag pinaghalo mo, mawala na yung 34 mo, magiging parehong 38. Di may 4 pesos ko kaagad kada isang sako. Sa isang sako, 50 kilos, di 200 pesos na agad. Yun yung one, eh. Yun yung mga, which is part ng business yun, hindi mo mapipigil yun, private yan. Ngayon, kailangan talaga, yung agriculture natin is, may intervention ng gobyerno. Kasi kung yan, andyan ang food security rin natin. Pag kasi magsasaka, nag-ayaw, maraming umayo dyan. Magkakaproblema tayo ng malaki. Kamukha nitong pandemic, summer in April. Biglang nag-anaw si Vietnam. All import, all export na rice namin is cancelled until further notice. Diba nagkagulo nung summer nung March, April na yan. Ini-resume lang uli yung importation, ang exportation June. Kundi pa nakiusap yung gobyerno natin, government to government. Kinancel lahat nung Vietnam. Si Vietnam ang kumancel. Alam mo ang reason ni Vietnam. Kung kami maubusan ngayong pandemic, kung nagkataong nagtuloy-tuloy yung paglala na yun, hindi lang pandemic ang inabot natin, gutom pa abutin natin. Kasi seasonal yung one natin eh. Tapos meron yung bigas na available, which is mas mataas nga. Pagkaala ng supply ng import, tataas lalo ng mga traders yan. Yan negosyo yan, hindi mo naman mapipigil yan, ganun talaga. Ang nakikita ko talagang kwan dyan,
kung gusto eh na, may immediate na kun eh. May immediate na solution without kunan eh, without violating yung kunang ng law, ng law ng WTO eh, nga na tinatawag. Ano sir ang dagdagan mo ng konti yung tariff. Eh masakit eh ang proposal ng nakaupo na nakaupo sa atin sa agriculture, eh, bawasan pa yung tariff. Eh. Sir, paki-explain nga ano yung tariff? Tariff is yan yung one, yan yung buwis na pumapasok ng imported rice. Sa nagbubuwis siya. Alimbawa, binili ko yung bigas sa Thailand ng per metric ton kasi bilihan. Mm. Pero gawin natin simple, alam mo, per kilo. Binili ko yung kwanton, yung bigas ng 25 pesos per kilo. Landing cost, ikaw, without buwis dito sa atin. Mm. Tapos, alimbawa, ang tax natin, 38 o 40% dun sa big imported rice. Gawin natin 40 na lang. 40% of 25, 10 pesos yun, di ba? Mm-hmm. Di 25 plus 10, magiging 35. Uh-huh. Yan yung presyo nung one, nung bigas na ngayon. Pagka ilalabas mo na. Uh-huh. Pag 35 ang imported rice na totoo, eh competitive yung one yan, yung magsasaka dyan. Kasi pwedeng ang presyo ng palay 16 to 17 pesos per kilo. Divide 2 eh. Mm. Ngayon, pag si imported rice, nabili nila ng 28 pesos landing cost plus tax, mm, eh disgrasya magsasaka. Ibig sabihin nun, si buyer pwedeng bibili ng palay ng 13 to 14 pesos per kilo lang. Kasi kung ayaw mo, doon ako sa imported rice. Pag ganitong discussion, marami talagang nagre-react, marami nagko-comment. Minsan may iba nagagalit. Mm. Dahil sa discussion natin, sir, gusto kong tanungin, ano ka ba, pro or anti rice tariffication law? I think sa akin, para maging clear yung stand ko talaga, antay ako as of now. Okay. Ang reason ko, may reason ako. Mm. Kailangan natin maging fair. Sabi ko, pag sinabi mo yung problema, sabi mo kung ano yung problema, di ba? Mm-hmm. Ang nakikita ko mong problema, yung implementation ng timing. Alright. Walang preparation na nangyari sa atin. Mm-hmm. Ang nangyari, naging parang guinea pig yung farmer. Ngayon nila ini-improve along the way. Mm-hmm. Which is tinatamaan yung farmer. Mm-hmm. Kung ako lang, sabi ko, swerte ko kahit papaano, kaya ko eh. Mm-hmm. Kaya kong handle yung impact sa akin. Mm-hmm. Paano yung pangkaraniyong magsasaka? Okay. Hindi, yung may mga 3 hectare below, hindi nila kayang handle yung impact, mm-hmm, ng presyo dyan. Mm-hmm. Ngayon, since nandyan na yan, wala na akong magagawa, di ba? Aksipin ko na ngayon yan. Kaya ako, mm-hmm, gumagawa ko ng sarili kong countermeasure kung paano kong maiikutan kahit papaano yan. Mm-hmm. Ngayon, sana merong makaisip na reviewin yan, mm-hmm, lagyan ng konting additional na countermeasure sa farmer, mm-hmm, para less ang impact. Mm-hmm. As of now, hindi ko yan. Hindi positive ang impact niyan talaga sa magsasaka. Mm-hmm. Tapos, yung naging impact sa consumer, medyo short term lang. Ngayon, mm-hmm, halos bumalik yung presyo ng bigas sa, mm-hmm, dati. Mm-hmm. Hindi kasing taas nung peak nung 2018, mm-hmm, pero mga doon sa normal na presyo ng bigas. Like now, sabi ko nga sa'yo, sa current situation ng buying price ng palay, pag harvest season, mm-hmm, peak ng harvest season, mm-hmm, ang quality rice na dapat na presyo, ah, mm-hmm, na quality na rice, when you say quality, talagang sabi nga nila, bagong lang, pwede na. Mm-hmm. Dapat mga nasa 35 to 36 pesos per kilo lang. Mm-hmm. Dahil sa pagbili nila ng presyo ng palay. Mm-hmm. Kasi laging kuha niyan, divide 2 as a rule of thumb or multiply by 2 yung, mm-hmm, presyo ng palay. Mm-hmm. Ngayon, si NFA sabi na mimili ng 19 pesos per kilo, clean and dry. Kailangan mong liwanagin yung part na yun. 19 pesos hindi galing sa bukid. Ibig sabihin yun, 14% moisture content plus, kung di ako nagkakamali, 90 or 95% purity. Ibig sabihin nun, yung lumalabas sa harvester, uulitin mo pa yon, i-blower mo uli yun. Mm-hmm. Ngayon, yung difference na 4 pesos, halimbawa kung saka o 3 pesos kay NFA, baka ganun din, dun sa abala mo, tsaka sa nawala sa'yo, pagka dinry mo, tsaka, mm-hmm, kinuan mo, binlower mo. Kaya nga ngayon, as of now, hindi kuha niyan, hindi pa enough yung binibigay ng gobyerno na subsidiary sa magsasaka. Unang-una, hindi nakararating in orderly manner. Mm-hmm. Tapos, hindi consistent yung, mm-hmm, pagdating. Mm-hmm. Tapos, napaka
napaka minimal nung subsidiary. Mm-hmm. At hindi rin yung kailangan. Tapos majority hindi yun yung farmer's choice, okay, na kailangan. Mm-hmm. Pag pinagsama-sama mo yun, ibig sabihin baka nasa 5 to 10% lang yung talagang tulong na nakukuha ng magsasaka dyan. Okay. Sabi mo sir, dahil andyan na yung law, wala na tayong magagawa dyan. So ang gagawin na lang natin ay kung ano ang magagawa ng farmer para maikutan niya yung problema. Mm. Para once and for all, hindi naman siya ganun kalaki yung epekto. At pero sabi mo nga, nagagawa mo yun kasi medyo malaki yung sakahan mo. Okay. Sir, paano yun? Paano yun mag-a-apply? Kasi kung ikaw nagagawa mo, I'm sure yung mga medyo malalaki rin, magagawa rin nila yun. Pero paano yung mga maliliit? Yung maliliit kasi na nakikita ko sa kanila is unang-una kailangan nilang gawin talaga ngayon, as of now, umisip sila ng paraan na except sa palay ng additional na pagkakakitaan. Yun talaga. Ala ka ng magagawa, andyan na yan. Mm-hmm. Ako kasi gumawa ako ng paraan, marami. Meron ako ngayong nakaseparate na 3 hectares na sa paro sa gulayan. Gulay. Okay. Oh, ang gulay kasi, pag tinamaan mo sa isang taon ng isang beses lang, halimbawa ang gulay, 3 croppings din per year. Mm. Yung isa tinamaan mo sa tatlo, sa isang taon. Mm-hmm. Yung isang ektarya sa gulay, buddy, ang katapat nun sa palayan, 5 ektarya. Sakita. Okay, so yung 3 hectares mo, 15 hectares sa palay. Sa palay. Ngayon, hindi lahat ng bukid pwede sa ganun. Okay. Depende sa type ng lupa mo na talaga bang rice paddy lang na clay yan. Okay. Meron akong lugar na swerte ko na pupwede sa gulay saka sa palay. Mm-hmm. Kaya ngayon nag-set aside ako ng 3 hectares na sabi ko yun ang risk ko, yung kita ko sa 3 hectares ng palay. Mm-hmm. Iri-risk ko na yon. Mm-hmm. Pero meron akong chance na mas mag 10 times yung kita ko dun sa part na yon. Or 5 times sa kita na yon. Mm-hmm. Ngayon, pinag-aralan ko yung kung paano. Okay. Ibig sabihin nun, kailangan mo mag-diversified, mag-iba nung hanap buhay din. Na, hindi ibig sabihin, lilipat ka, magdadagdag ka ng konting hanap buhay. Mm-hmm. Katulad nga ang sinasabi mo, ang mga Ilocano, laging may alaga sa likod bayan, may tarin sa likod bahay. Mm-hmm. Yung ba namang 3-4 times a week na hindi ka bibili ng pagkain mo, mababawasan yung expenses mo kahit paano. Mm-hmm. Ngayon, pag nabawasan yung expenses mo, pag mo naman idadagdag yung natipid mo, doon sa gagastusin mo sa ibang bagay na panluho. Otherwise, wala din. Kaya nga, sabi ko, nagmungkukan din yan. So, kung paano mo ahandilin yung financial kwan mo. State mo talaga kung paano sa lahat. Ngayon, halimbawa, dito sa Nueva Ecija kasi, at dito, palayan. Ngayon, nasa isang probinsya ka na kakaunti ang palay. Okay. Mga isang hektarya lang ang bukid mo. May chance ka, may process mo yung palay mo, gawin mo yung bigas. Ibenta mo sa mga lugar nyo kasi kakaunti sa inyo ang may bukid. Dito kasi mabigat. Kakaunti lang dito bumibili rin ng marami rin bumibili ng bigas, pero ibig sabihin mas marami dito yung may stock kahit papaano sa bahay. Hindi mo magagawa yung magbenta rito within the community. Unless nasa palengke ka, di ba? Kasi tingnan mo naman ano ba ang kuha ng tao rito. Mm-hmm. Agriculture, palayan talaga. Yung ibang nasa ibang lugar na nakikita mo na kakaunti sa community mo yung tanim, pwede mong ibenta na lang na as bigas. Para kahit pa paano madagdagan yung kita mo na. Sir, sabi mo nga, dahil medyo malaki yung sakahan mo, na kaya mong ikutan yung problema. Pwede mo bang i-recap yung mga ginawa mo kung bakit kahit pa paano hindi ka naman nalulugi? Ang unang-una namin ginawa is nag-invest ako sa kwan, sa mechanization. Okay. Although malaki, hindi maliit yung investment. Mm-hmm. Pero pagka tinuwid ko yung ROI ko sa in-invest ko na mechanization. Mm-mm. For example, harvester. Sa bukid ko lang, not more than 4 croppings ROI na ako. Bawin sa bukid ko lang. Okay. Ibig sabihin nun, 2 years lang yun. Salita. Mm-hmm. Ang naibigay sa akin nun ito, ang dating walang mechanization, ang roughly ang magagastos mo lahat mula dun sa pag-harvest, babayad sa tao, pagkain, yung losses mo sa bukid, nasa mga kuha, nasa mga 22 to 25% per 100. Okay. Si harvester per 100 kabans. So, tara mo si harvester kung ano lang. Oh. 9 to 10% lang. Lang. Lang.
yun yung isang solusyon na nakita ko. Mm-hmm. Yung mapababa mo nga yung operational cost mo eh. Mm-hmm. Which is sa mechanization mangyayari yun. Okay. Tapos pangalawa, kailangan mo talagang humanap ng seeds na may potential na malakas umani. Okay. Tapos pangatlo, i-timing mo talaga yung tanim mo rin. Mm-hmm. Based din siyempre sa water source mo na meron ka. Mm-hmm. Ako, nag-invest ako sa mga additional water source ko out na hindi galing sa irrigation. Pag gusto kong mag-adjust ng mas maaga ng konti, na i-adjust ko. Mm-hmm. Tinatamaan ko yung presyo na mas maganda. Mm-hmm. Tapos, pang-apat mo talaga, kailangan maging efficient ka sa pagpapatarbaho mo sa bukid. Ang isang nakita ko ngayon, di ba, traditionally, magsasaka, dalang panabas, nagtatabas. Maghapon nagtatabas yan. Ala na halos nagagawa yung magsasaka mo. Tatatabas ang pilapil mo. Maganda namang malinis yung pilapil. Ako lagi kong kanyan. Ayoko yung wala kang makita. Ngayon, ang ginawa ko, nag-invest din ako dyan. Bumili kong grass cutter. Sa halip na 5-6 na oras niyang ginagawa lang niya na isang oras lang. Ngayon, wala na siyang dahilan para hindi niya makitang mabuti yung palay. Kung may tama yung palay mo. Mas marami siyang time na mababantayan yung palay. Oo. Tapos, yung ibang ginawa kong sa mechanization namin is nagagamit ko rin sa gulayan ko. Like grass cutter, nagagamit ko sa gulayan ko. Mm-hmm. Na dati, 3 araw sila kong magdamo. Ngayon, 1 araw na lang, tapos na. Mm-hmm. Isa pa, na although maliit lang naman, mino-monitor ko yung mga pricing lahat ng inputs ko. Like pataba, fertilizer, yung oil, yung diesel. Bumibili ko during bumababa. Nag-i-stock ako. Mm-hmm. Pati si fertilizer, hindi ko hinahayaan. During planting season, bumibili ko ng fertilizer. Mm-hmm. 3 weeks before planting season, nakabili ka na ako. Yan ang kagandahan, sir. Meron kasi akong extra. Nag-save ka. Kasi talaga. Tinatabi ko talaga yung kwan. Nagtatabi ko ng kita talaga. Ang namin dyan. Yun yung kwan. Yun yung nakita ko na maliit na bagay, pero kahit papano, hindi ko man na solusyonan lahat yung problema na ibigay nga nung sa bagong batas na yan. Napaliit ko naman yung impact sa akin. Ganun lang yung kinong ko. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Andyan na yan, lagi kong sinasabi. Hindi ako pabor dyan, sabi ko nga. Kaya lang andyan na yan, wala tayong magagawa dyan. Sir, ano na lang, ending na lang tayo. Ano po ang mensahe nyo sa mga kapwa ninyong farmer? Ano po ang the best na kanilang gawin para kahit papano hindi naman sila nagsasabi lagi na nalulugi, laging kawawa. Ang isang nilang kwan dyan na una-una, kailangan nilang humanap ng extra pagkakitaan. Hindi kailangan, not necessarily malaki, kahit papano mabawasan. Pangalawa, yung maliliit na farmer, kung kaya nung isang may-ari na maluwangang bukid na masolusyonan yan. Ibig sabihin nung kailangan lang nila magsama-sama. Kailangan nilang pag-usapan. Kailangan nilang magtayo ng kahit hindi kooperatiba, kahit asosasyon lang. Para mas madaling lumapit ng tulong sa gobyerno. Pangatlo, alamin mo kung ano mga programa ng gobyerno na available. Na maraming hindi nakakaalam ng mga kung ano-anong napakadami pala. Napakadami. Ang eventual dream namin ni Mrs. magkaroon kami ng parang agro-tourism na site talaga na. Tapos may konting training, may resort ng konti. Para lang kuan, para lang yung mga tao mo rin mismo, yung mga asawa, kahit pa paano may hanap buhay. May extra. May extra hingal. Yun lang, yung kinuha namin talaga. Sige sir, salamat po. I'm sure maraming matututunan yung viewers natin sa mga binahagi mo. Okay, sige, alam problema. Maraming salamat po.